give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po. Again, mula rito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon pong ito. Another day, another opportunity to serve the Lord. Napasalamatan niyo po ba ang Panginoon kaninang umaga sa pagising? Or bago kayo matulog ngayon, kung kayo po ay nasa dako ng Pilipinas, napasalamatan po ba natin ng Diyos sa maghapon? Napakarami pong dahilan para natin siya pasalamatan, para natin siya purihin at ibalik sa Kanya ang kaluwalhatian sa lahat ng Kanyang mabubuting pagkilos sa ating mga buhay. At higit sa lahat ng iyon ay ang patuloy nating pasalamatan ng Diyos sa kaligtasang ating tinanggap. Amen? So mga kapatid, kung kayo po'y regular na tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa, alam na po ninyo na ang atin pong tinatalakay ay ang mahalagang doktrina ng kaligtasan. By the way, ang tawag po roon ay soteriology or the subject of the salvation, the doctrine of salvation. At ito po ay salvation, mangasyon yung mga tinatalakay natin, di po ba? Election, adoption, regeneration, sanctification, at iba-iba pang mangasyon. Na siguro para sa inyo, ay ano ba yan, pastor? Yung mga pastor ko naman, tinuro na sa akin, eh maniwala ako kay Jesus, manampalataya ako kay Jesus, ligtas na ako eh. So, hindi ko naman po kinokontra yon. Pero mga kapatid, siguro po kayo na nakakasama ko rito araw-araw sa pagbubulay ng salita ng Diyos, na nakita na ninyo na salvation is way above just receiving Christ. There is something happening behind before you receive Christ. Before you encounter Christ, before you come to Christ, and before you believe in Christ, there is something happening behind that we know, that we don't have any clue at all. And that is the work of God, the work of the Spirit. God, no, is in the background creating that opportunity for you, planned by God long before the creation of the world. No po, siguro po ngayon naiintindihan ninyo na kapag naalala niyo ba hapon, no, kapag tinanong ka kung ikay kung bakit ka naligtas, madalas ang sagot natin, because I have faith in Christ. Because I believe in Christ. Dinadagdagan pa natin yan as my own personal Savior. Ganun yung madalas na naririnig. Meron pa nga mga pastor, tatanungin ka, paano ikaw pag tuntong mo sa langit at tatanungin ka ni San Pedro o tatanungin ka ng Diyos, ba't kita papapasukin dito? Ano sasagot mo?
Mga kapatid, that is a foolish question. Because if you are in heaven, they will not ask you anymore, why are you there? The fact that you're there, you're saved. And there is no other question that you need to answer for that. Those are foolish questions by foolish pastors. Hindi ka natatanungin doon, ba't kita papapasukin? The fact na nandun ka. Dahil kung wala ka doon, nasa impyerno ka. Ano pa itatanong sa'yo? Sa impyerno, hindi ka na rin tatanungin, ba't nandun ka sa impyerno? Isa lang ibig sabihin nun, hindi ka iniligtas. Nakuha niyo po mga kapatid, minsan ang daming nililikhang mga doktrina ng mga pastor para takuti ng mga tao at kumbinsihin ng mga tao na manampalataya. But then again, how can you convince a dead man? How can you convince a dead man to believe? Patay nga eh. Unregenerated, dead because of sin, is spiritually dead. That is the condition of every man. That is the condition of every human being because of the fall. Now, what does it mean to be born again? Ayan, magandang aralin ito. Kasi ang dami po yung born again eh. Ako po pag tinatanong eh, ano ba religion nyo? Eh kami ka ako ay Presbyterian, Evangelical, born again Christian. Dinadagdag ko na rin yung born again. Kasi pag hindi mo nilagyan ng born again, akala kulto ka. Akala ikaw ay kabilang doon sa mga hocus-focus religion na madami ngayon. Pero in essence, marami po ngayong mga born again, sila ang kulto. Yung mga nagkiklaim na sila'y born again, and they put the born again name on their religion, sila yung cult. Because they don't have any knowledge at all on what the doctrinal issues are. So, what does it mean to be born again? By the way, being born again is not even a religion. It is not even a sect of religion. Ginawa na po itong sekta ng relihiyon ng mga born again religion. Ano po? Na para bang yung kanilang sekta ay naniniguro silang sila yung mga born again. But then again, what does it mean to be born again? So, I guess to start with, let us define the subject that we will be discussing today. And that subject is the doctrine of regeneration. Ano bang ibig sabihin ng regeneration? Alam niyo po ba sa Tagalog yung regeneration? Ginugol ko po ito. Ang sabi, pagbabagong buhay. Regenerations means pagbabagong buhay. Ang tanong, sino po ang gumagawa ng pagbabagong buhay? Ayan, so magandang tanong yun, ho. So, regeneration is the act whereby God awakens or regenerates the dead spirit of a person, restoring the ability to respond and have relationship with Him. That is the meaning of regeneration. Uulitin ko, ito po'y pagkilos ng Diyos kung saan binubuhay niya o binabagong buhay niya ang patay na espiritu ng tao at inire-restore ang abilidad na tumugon at makipagrelasyon sa kanya. Let us go back to the Garden of Eden. Because of the sin of man, man died because of sin. And that refers not only to the body who will die or eventually died, because Adam died, right? Eventually died, and not only physically, but spiritually. Yung pong espiritu ng tao no longer connect with God because of that sin. At maganda pong pag-usapan natin, ang isang example nito sa Bible, meron pong istorya ng isang Pharisees na ang pangalan ni Nicodemus. John chapter 3, beginning verse 1 hanggang 8. Samahan po ninyo ako if you have your Bible with you. Magandang sundan ninyo ang ating pag-aaral. John chapter 3, 1 to 8. Ano pong sabi? Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you,
Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? So Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga talata pong ito, binanggit ng Panginoong Jesus ang pagkakapanganak sa Espiritu. Binanggit po ng Panginoon dito yung being born of the Spirit. Kasi po sa talata, binabanggit po rito, si Nicodemus mismo ang nagtanong, how can that be? Can a man enter again to his mother's womb and be given birth for the second time? So what Nicodemus is referring to is the actual normal birth of a man. Wala naman siya kinalaman doon sa born in the Spirit. And I guess everyone of us is also clueless of this being born of the Spirit. No, ang dami-dami pong relihiyon, wala silang idea na in order to see God, in order to inherit the kingdom of God, you need to be born again. Ang problema, akala nila ang pagiging born again ay hocus-focus ni pastor, hocus-focus ng religious leader, or hocus-focus ng sino man. Nanawisikan ka lang, napatungan ka lang ng kamay, born again ka na. Hindi po ganun ang sinasabi. Ang sabi po ng talata, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Ibig sabihin, di natin to alam. Hindi nga to sinasabi ni Pastor, oh ngayon born again ka na ha. Sa araw na to, born again ka na ha. At ano pong binabanggit po rito, ang linaw-linaw po sa talata, ang sinasabi po ni John, ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, iba ika ang ipinanganak ng laman at ibang ipinanganak ng Espiritu. Because Nicodemus is answering, how can I be born again? Papasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko? So ang sabi po ng Panginoon dito, ang linaw-linaw, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Si Nicodemus ay ipinanganak taong malaki na, pero there is something in him that is not yet born. There is something in him that needed to be born again. At ikaw at ako, katulad ni Nicodemus, maybe there is something in us that needed to be made alive. Ang tanong, paano mangyayari yon? Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? I truly I say to you, unless one is born, he cannot see the kingdom of God. No? Ang sabi po niya, hindi naman ako makakapasok. Sabi ni Jesus, truly, truly. Dalawang beses niya binanggit yan, truly, truly na yan eh. To give emphasis. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water. That is the first birth. Born of water. Mga kapatid, ito po ang mali sa mga Pentecostal. Ito po ang mali sa mga kultong relihiyon. Yung binabanggit po dyan na born of water, hindi baptism yan. Palibasa ba may water baptism? Look at the context of the verse. Ang pinag-uusapan po rito, birth. And baptism is not considered to be a birth. Na po ang sabi po rito, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And then, eto paliwanag. Paano ba yung born of water and born of the Spirit? Pinaliwanag ni Jesus, ang sabi niya, that which is born of the flesh is flesh. That is the water. And that is which born of the Spirit is of the Spirit.
Hindi niyo po ba alam, mga kapatid, logical mind dictates na ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina is in the water. Kaya nga pag na-break yung water bag, you are born. Diba? Buti pa nga, ang Panginoong Jesus eh, science yan eh, alam niya na yung nasa loob ng sinapupunan ng nanay, nasa water bag, ang sanggol ay nandun. Pag nawasak ang water bag, dadalo yung tubig kasama ang buhay. At ang sanggol ang kasunod nun. That is what is born of water. No? Pinagbobobola po kayo ng mga pastor niya, sabi, baptism niya, kaya kailangan kang bautismuhan. At pag binautismuhan ka, kailangan ka pang bautismuhan sa spirit. Minamanipulate ng mga foolish pastor na ito ang Biblia, pinipilipit para palabasin na nasa kanila ang kapangyarihang magbinyag at magbaba ng Espiritu Santo para ka maborn again. Eh, ang linaw-linaw, hindi nga alam kung saan ang gagaling yan eh. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from, and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Mga kapatid, wala po sa patong ng kamay ang being born of the Spirit. Wala sa kapangyarihan ni Pastor ang being born of the Spirit, ni wala rin sa kapangyarihan mo para ipanganak sa Espiritu. Now, let us go to the passage, or rather passages. Bible study tayo. I'm going to give you many verses pertaining to this new birth, to this regeneration. John 1:13. Maglista po kayo, ha? Anyway, pwede nyo naman pong balikan ng video na ito. John 1:13, ano po ang sabi? Children born not of natural descent. Ipinanganak, hindi ng natural na kapanganakan. Nor of human decision or a husband's will, but born of God. John 1:12, ano po sabi? Sapagkat ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. John 1:13, idinuktong, children born not of natural descent. So, ang pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos, para mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan kang ipanganak na muli. No? At kailangan kang ipanganak na muli, not of natural descent, nor human decision or husband's will, but born of God. Kailangan tayong ipanganak na muli at ang Diyos ang manganganak noon. Diyos ang gagawa noon, hindi nga ikaw. Galatians 6:15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Si Pablo kasi rito, nagkaroon ng issue sa pagtatalo-talo ng mga Kristiyano sa Galacia. Sinabi nila na ang pagiging born again ay sa pamamagitan ng pagtutuli. Kailangan tuliin ang tuliin yung mga Gentile na nako-convert sa Judaism. No? Or rather, sa Christianism. Kasi nga po, di ba, ang Christianity came from the Jew. At yung mga Hudyo na ito, nung sila'y nakakilala sa Panginoon, nung sila'y na-born again, eh gusto nila lahat ng maboborn again, patuliin din ang tuliin. Katulad nila ng mga tuli, which is that is cultural practice, not religious practice. Kaya yung pagtutuli, that is cultural for the Jews. Ewan ko lang, mga Pilipino, nakikihudyo, kaya tayo nagpapatuli. Ano po? Kasi nung araw, antindi, tutuksuhin ka pag supot ka, no? Kaya nagpapatuli tayo. Pero wala po yun. Hindi po importante yun. Sabi po, in regards to faith, in regards to being a Christian. Sabi po ni Paul, Galatians 6:15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. What is important is the birth. At ang tanong, who gave the birth? Ephesians chapter 2, 1 to 5. Maganda to, samahan niyo po ako. Ephesians 2, 1 to 5. As for you, meaning for you, not only for the Ephesians,
As for you were dead in your transgressions and sins. Linaw. As you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Dati ika, ang sinusundin nyo, ano, yung ruler ng kingdom of the air, yung si Satan, yung kanyang kapangyarihan, yun ang kanyang sinusunod, yun ang ating sinusunod. At ang espiritong ito na siyang nagahari saan? Sa mga masuwayin. All of us also live among them at one time. Dati tayo ay sumusunod din doon. Ganun din tayo. Gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Katulad ng lahat. Dinalaki ko na ito kahapon. Yung doctrine of reprobation. Lahat po tayo reprobate supposedly. Lahat tayo patungo sa kapahamakan. Lahat tayo deserve the wrath of God. Pero verse 4, Ephesians 2:4, but because of His great love for us, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us what? Made us alive! God made us alive. With whom? With Christ. Even when we were dead in transgression. Kahit nung namumuhay pa tayo at patay pa tayo sa kasalanan, binuhay na tayo ng Ama. At paano ito ginawa? It is by grace you have been saved. Kaya ang ganda po niyang Ephesians. Eh. Misa, binabasa lang natin dyan. Ephesians chapter 2, verse 8. Eh, simulan niyo po ang basa, verse 1. Dire-diretso, sa book of Ephesians chapter 2, ang linaw na ang kaligtasan, biyaya at ang Diyos ang nagbigay nito. Titus 3, 5. No? Ang ganda nito mga talatan to. Ilista niyo ng ilista. He saved us, past tense, not because of righteous things that we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Amen? James chapter 1 verse 18, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. 1 Peter 1:3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. 1 John 3:9, no one is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. 1 John 5:18, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Ang dami pang mga verses, mga kapatid. Ano po? 1 John 5:18, 1 John 5:1, katakot-takot ng mga verses na nagpapatunay na kailangan nating ipanganak na muli. The question is, sinong manganganak? Dalawa ang view tungkol dyan sa regeneration. Yung tinatawag na monogistic regeneration at yung synergistic regeneration. Wala po akong makitang Tagalog.
Kaya po sabi sa inyo, pagdating po sa doktrina, talagang may mga terminologies na we cannot help but to accept because ito po yung mga terminology ng English talaga na ang hirap naman tagalugin. Monogistic regeneration. Ibig po sabihin ito that regeneration is an act of God alone. That is the Reformed view. That is what we believe. That is what I believe. That is what Unida Christian Church believe. We believe in a monogistic regeneration. Pagdating sa pagbabagong buhay, sa pagdating sa pagiging born again, it is an act of God alone. While the Arminian, the other camp, sila po yung synergistic regeneration. Synergy, ibig sabihin combination, making a combination of two. Na ibig sabihin regeneration is a cooperative act between God and man. Kaya pinagpipilitan po ng Arminian theology na may kinalaman ng tao sa kanyang regeneration. May kinalaman ng tao sa kanyang pagbabagong buhay. Alam niyo po mga kapatid, the spiritual condition of pre-Christian is grave. Superficial remedies cannot redress such a cluster of problems. The only hope lies in a radical spiritual solution. What once born people need is a spiritual transformation or rather supernatural transformation ng kanilang mga buhay. And this transformation the Bible calls regeneration or the new birth. And that is a work of God. Now, evidence. Ano bang una? Regeneration ba? O ang pananampalataya? Ayan. Kasi po, Ephesians 2:8, na po, for by grace, you have been saved through faith. Na po, ngayon ang question. Ano bang una? Faith or regeneration? Siguro po natanong nyo to, ano nga bang una? Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. Ano po ang sabi diyan? Basahin po natin. Ephesians 2, 1 to 5. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly live in the lust of the flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in transgression, make us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, ibig po sabihin, dito po sa talatang ito ng Ephesians chapter 2, 1 to 5, ang linaw mga kapatid, na tayo'y iniligtas ng pagkilos ng Diyos. Una muna ang regeneration bago yung pananampalataya. Sabi nga po ng isang manunulat, what is good news to a dead man? Ano bang good news to a dead man? As light cannot restore sight to a blind man, so the light of the gospel cannot give spiritual life to anyone who is spiritually blind. Magkakaroon lang ng kapangyarihan ang ebanghelyo ni Kristo kung ang tao ay hahayaan ng Panginoong makita ito. Dahil mga kapatid, wala itong silbi sa mga bulag. Wala itong silbi sa mga patay sa pananampalataya. Can you imagine? May gagaling pa ba sa Panginoong Hesukristo as far as convincing people? Naisip niyo po ba yon? Kung talaga mga kapatid na ang nagliligtas ay yung preacher, at yung kailangan kumbinsihin yung puso ng tao para magdesisyon siyang sumampalataya kay Jesus, meron pa bang mas magaling na mangumbinsi kay Jesucristo?
Meron pa bang mas magaling na preacher kesa kay Christ? If salvation is a decision of the human heart, it is free will decision of a person. Ang tanong ay ito, bakit nung si Jesus ang nangangaral dito sa mundo? Ginawa naman niya ang lahat. Nagpakita na siya ng himala, katulad ng mga pinagagawa ng mga pastor ngayon. Gumagawa ng mga fake na miracles, nakapagpapalakad ng pilay, nakakakita ang mga bulag. Pero si Jesus, puro legit yun. Lahat ng ginawa ni Jesus noon, hindi stage, hindi gawa-gawa. Lahat yun, urig. Lahat yun ay totoo. Pero sa kabila nun, ang mga tao sumunod lang sa kanya not because they believe in Him as Christ, not because they believed in Him as a Savior, but because of what they can get of the flesh. They want the bread, yes. Hinabol nila si Jesus, nagpakain ng tinapay na dumami. Nagpakain ng katakot-takot na isda. Nagpapagaling. Yung mga bulag nakakakita, yung mga pilay nakakalakad, yung mga patay binubuhay. At kung meron pong pinakamahusay na nangaral, walang iba kundi si Jesus. But in spite of his being a great teacher, ito nga sabi ni Nicodemo eh, you are a great teacher because if you're not, eh sino makagagawa ng mga sinasabi mo at pinapangaral mo? Only if he came from God. Declaration na nga ito ni Nicodemo eh. Ang galing ni Jesus. Pero sa kabila nun, bakit hindi niya nakumbinsi yung mga tao nun? Because they were not elected. Because they are not chosen. And the efficacy of the gospel will only be effectual. Take note, will only be effectual to those whom God has chosen. Again, what is good news to a dead man? As light cannot restore sight to a blind man, so the light of the gospel cannot give spiritual light to the one who is spiritually blind. John 1:13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. 1 Corinthians 2:14 to 15, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are what? Foolishness to him. And he cannot understand them because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. The Bible presents the case that people in their natural state are Jeremiah 17:19, evil. Romans 3:10-11, do not ever seek God. 1 Corinthians 2:14, cannot understand or accept spiritual things. Ephesians 2:1, are spiritually dead. Jeremiah 13:23, cannot change their position. How can a dead man change his position? How can anyone expect them in their natural state to do the greatest good and to accept the gospel? Only if God works in you through the doctrine of regeneration. Acts 16:14, a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshiper of God, was listening, and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. The same experience of Lydia is also the same experience we all experience nung tayo'y nakarinig ng salita ng Diyos. It is God who will open the heart. It is God who will make the dead spirit alive in order to believe through the effectual call of the gospel. Amen? So, Psalms 19 verses 1 to 6 and Romans 1, 18 to 20, I would like to give you as an assignment and a question. So, give examples of how creation is the voice of God
and that God, it goes to all people. Now, kindly read. Ephesians 2:1-6. How does the passage describe regeneration? So, yun na lang po yung assignment. Ephesians 2:1-6. I want you to read and reflect. How does this passage describe regeneration? So, kung kayo po ay may mga tanong, so you can message me. Again, ito yung mahirap sa ganitong klase ng platform. You don't have an opportunity to question, and I don't have an opportunity to answer the question. Kaya po, most of the time, I do the indoctrination, I do the subject of discussion in regards to the doctrine through the sold class. Ito po yung mga subject that we discuss sa mga School of Leaders and Discipleship dito po sa Winnipeg Unida Christian Church. But again, because I think this is a thing of importance, kaya po diniscuss ko rin po ito sa inyo. So, I hope na pagpapala po kayo at may natututunan po kayo sa inyong lingkod, sa inyong pong pagsubaybay at pakikinig sa mga aral at turo ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng programang Tinig ng Pag-asa. So, saglit po tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa iyo pong mga kamay, aking itinatagubilin ang amin pong mga aral na narinig. Naniniwala po ako, Panginoon, na kung may mga pinili ka sa oras na ito para makarinig at makaunawa, ikaw po ang gagawa nun. It is not even me. My intention is just to share this, to preach your word, and the rest is all up to you. Panginoon, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang patuloy na mabigyan ng karangalan sa amin pong mga buhay at ang mga kapatid ko na patuloy na nakikinig sa pag-aaral na ito sa Tinig ng Pag-asa, patuloy mong pagpalain. Kung may mga karamdaman, hindi po namin pinipilipit ang iyong mga kamay, wala po kaming kakayahang magdeklara ng kagalingan kung ang bagay na ito ay meron kang mahusay na layunin na hindi namin naiintindihan mangyari ang iyong kalooban. Kung may mga pangangailangan at nasa kamay mo lang naman, Panginoon, ang kasagutan, hinihiling namin na tugunin mo po at pagkalooban sila ng katugunan sa pangangailangan. But then again, sino kami para pilipitin uli ang kamay mo para hingin ang mga bagay na gusto namin? You are not a bank that we can just withdraw anything we want. We are asking this, begging for your mercy and for your love. Naniniwala naman po kami sa pangako mo that you will supply all our needs. Tulungan mo lang kami, Panginoon, na makita namin kung ano yung needs at saka yung wants. Baka naman po lumalampas kami, Panginoon, sa mga bagay na kailangan namin at ang mga bagay na hinihiling namin sa iyo ay kalabisan at hindi na po pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lahat po ng nakikinig ngayon, ikaw po ang patuloy na magpalago ng kanilang pananampalataya. Akayin mo sila sa kabanalan. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Babati po tayo sa ilang mga nakasama natin ngayong araw. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw sa iyo. Ate Ason Salgado, magandang araw, Ate Ason. Yan, tiyahin ko po ito eh. Kapatid na Henry De La Cruz, magandang araw. Kapatid na Zabethus, ayan. Kapatid, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. First time po kayo sa Tinig ng Pag-asa kasi ngayon ko lang po nakita ang inyong pangalan. Pagpalain po kayo. Kapatid na Josephine Sibug, magandang araw. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Alitz Cortez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Emma Moniz, Ate Agi Victa, Nani Elizabeth Sanchez, kapatid na Mark Daniel Perico. Ito, pamangkin ko po ito. Mark Daniel. Kapatid na Larry Montillano, magandang araw po. Ate
Leticia Barbosa. Kapatid na Tess Castillo. Tess, may kasalanan ako sa iyo, Tess. Nakikinig ka ba? Nako, may pinabibigay sa iyong lumpiang sariwa si Ate Tessie. Dinala sa akin dito. Ang problema, hindi ko nadala sa iyo. Hindi ko naman kinain. Nandun pa rin. Ilagay ko sa freezer. Hindi naman yung sira. Ilagay ko sa freezer. Isang araw ko may pagkakataong ka-test. Wala talaga akong masyadong time. Hindi naman yun masisira. Di ba mga nanonood, no? Nilagay ko sa freezer. So, ito-to lang naman yun. Pwede na uling kainin. Ayan, Tess, sorry. Ayan. Ate, si Ami de Guzman. Ami de Castro, pakinggan. Ami, magandang araw. Ate Cora Baloy, magandang araw po. Ate Elizabeth Aguinaldo, magandang araw. Lisel Hombre. Magandang araw sa iyo, Lisel. Ate Nelia Fernandez and Kuya Rene Fernandez, magandang araw sa inyong mag-asawa. Ganon din kay Jinky Castillo Bustamante, magandang araw. Kay kapatid na Noemi De Leon, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po. Kapatid na Morena Molitas, kay Kumaring Ami Santos, kay Tito M.A. Paredes, kay G. Villalon Lucas, kay Pastor Joshua Olivares, magandang araw, Pastor. Kay kapatid na Presentacion Villamin, magandang araw po. Ate Susan Camungol, kay Lay Presa, at kay Brother Emong, pagpalain kayo ng Panginoon. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo. Ayan, kapatid na Jacqueline Camingal, Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kapatid na Debbie Bernabe, magandang araw. Nanay Belen Olaes, Ate Norma, Kumaring Norma Luarca, magandang araw po sa inyo. Kay Pastor Oscar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Mirna Sinfuente, kay Ai at kay Eric Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Mga empleyado pala ng Seafood City, saan ba yung Mira Mesa? Sa Amerika po, mga kaibigan, mga nakikinig po sa Seafood City. Ang sabi po ni Ai, bago sila magsimula ng trabaho, nakikinig sila ng Tinig ng Pag-asa. Binabati ko kayong lahat dyan. At sana sa maghapon ay maging maayos ang ating pagtatrabaho. Ingatan kayo ng Panginoon sa inyong mga ginagawa. At pagpalain kayo ng Panginoon, bigyan kayo ng pagkaunawa sa kanyang mga salita at lumago kayo sa pananampalataya. Baka pagdating ng araw, papasyal ako dyan sa Seafood City sa US. No? At isang araw ay mag-fellowship doon natin gagawin sa Seafood City yung Tinig ng Pag-asa. Pwede kaya yun? Ayan. So magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon dyan. Ganon din po, kapatid na Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Pastor Jimmy Antonio, Pastor Albert Lopez, magandang araw. Kapatid na Maribi Frias, Ate Marie Cruz, Ate Rosie Silla, kapatid na Pro Sembrano, magandang araw. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Louie Kalitis, kay Grayson Toto, magandang araw. Miss ka na ni Lolo Pastor. Ayan, sabi po ni Kumaring Norma, thank you po sa patuloy na pagbabahagi sa amin ng ating doktrina na lalong nagiging maliwanag sa amin. Salamat po. Thank you po sa inyong patuloy na pakikiisa. Ate Del Sauler, magandang araw po sa inyo. Kuya Eddie, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales. Ate Yoli Kerubin, magandang araw po sa inyo. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Arlene Ropeta, Arlene, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan si... Sino pa ba? Nabasa ko na yata lahat ito eh. Kapatid na Dario Sanchez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Meryl Cornejo, magandang araw. Ati Yoli Makatumpag, magandang araw po. Nanay po ito ni Pastor Raymond Makatumpag. By the way, if you are still want to hear more message this morning, kung nakulangan pa ho kayo sa akin, meron po tayong isang pastor. Pastor Raymond Makatumpag, pagkatapos po nito, Tinig ng Pag-ibig naman yung kanya. No, yun po naman ay pastor natin sa Calgary. So i-follow nyo rin po yung Pastor Raymond Makatumpag. Ayan, at kung kayo naman po from Winnipeg,
At you want to hear more theological messages, search niyo po si Pastor Joshua Olivares. Na batang-bata ho yung pastor na yan at mahusay po siya na mensahero ng salita ng Diyos. Gagalak ako na naging kaibigan ko yung pastor na yan. So yun po, if, hanapin niyo rin po siya sa Facebook and follow him kung kayo po from Winnipeg. Kapatid na Leon Velarde, magandang araw sa iyo kapatid, from Bahrain. Ayan, so si Leon ay from, tama ba yung pronunciation ko? Leon Velarde from Bahrain. Pagpalain ka ng Panginoon. Ganun din po si kapatid na Eric Pilyarina. Eric, magandang araw kay Lily at sa mga bata. Ayan, sabi ni Leon Velarde, nakaka-inspired po lagi topic niyo. Salamat naman kapatid. Ate Nenita Creus, magandang araw po. Kapatid na Esti Demetilio. Ayan, si kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po. At kapatid na Gloria Morales. So marami hong mga hindi ko na po nababate. Si Kuya Noel Lapus, lagi po yun. Alam niyo, natutuwa ako. Pati doktrina, pinapanood nga ni Kuya Noel. Kuya Noel, I hope nakikinabang ka. Yeah, si Kuya Noel Lapus naman po, ang Diverse Food Canada. Kung kayo po yung nangangailangan ng mga atsara, kikiam, fishball, at kung ano-ano pa, marami pong panindayan si Kuya Noel. Hanapin niyo po yung kanyang Facebook page. At yung Diverse Food Merchandises, no? Marami po silang mga paninda ron. Ganon din po, magandang araw kay Ate Elsa de la Marter. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon para sa iyong kagalingan. Ganon din po kay Ate Emma Olaes Moniz at ay kapatid na Bernadette Causa rin. Nakita ko pala si Nanay Tindeng. Si Nanay Tindeng Moniz na mitas ng himbabao. Alam niyo po ba yung himbabao? Naku po, alam niyo po ba kung magkano yung dito? Meron po, binibenta rito sa Winnipeg na himbabao ay $5 po. Ilang piraso lang, mga kapatid. Talaga naman nung kakaramput na gano'n, nakabalot sa plastic frozen. Ang pangalan po ng himbabao rito, birch flower. Ayan. Pero hindi naman siya birch tree, no? Pero ewan ko ba't yun ang tawag nila, birch flower. Ayan. So himbabao, nakita ko si Nanay Tinding, napakadami. Namiss ko na ho yun. Himbabao, isisigang sa tinapa. Nako, na may kalamismis. Tapos eh, merong kamatsili. Nako. Yan. Yung mga nanonood sa ating hindi Kabiteño, hindi nila ako naiintindihan. Parang ano po yan? Parang reprobate po kayo pagdating sa pagluluto. Hindi nyo rin po maiintindihan yung mga sinasabi kong yun. Kasi yung mga Kabiteño lang po makakaintindi nun. Nagsisigang po kami ng tinapa, sa himbabao, sa kalamismes, at sa kamatsili. Ayan. Lalagyan nyo ng konting kamote. Nakaw! O kaya may talbus pa ng kamote. Pandali na. Ayan. Sabi ni kapatid na Ruel Barcenas, sa likod ng Unida Center, maraming himbabao. Opo, nung araw na nandun ako, talagang pinuputpot namin yung puno. Ang taas eh. Taas ang puno ng himbabao. Ayan. So alam ko po yon. Sabi ni Ernel, kagabi pastor, yan himbabao, pinag-uusapan namin. Ayan, meron akong, alam niyo po mga kapatid, gusto ko rin pong ibalita na ang Ruel Camia TV ay 15,000 subscribers na po ngayong araw. Ayan, kaya salamat po. Thank you. Sumahod na rin po ako kahapon. No po? Sumahod na po ako sa YouTube. Pang ilang sahod ko na ba? Pang-apat na ho yata. So maraming salamat. Hindi naman po kalakihan, pero kahit papaano po ay sumasahod tayo sa YouTube na nagagamit po natin sa mga pangangailangan. So, ang sumasahod po mga kapatid ay yung Ruel Camia TV. Babanggitin ko lang po na yun pong tinig ng pag-asa, hindi po yun monetize. Na po, yung tinig ng pag-asa YouTube account ay hindi po yun monetize. Wala po yung commercial. Iyon po ay para talaga sa pangangaral ng Ebanghelyo, not for any thing that will profit me. No po, kasi po may mga kanta na ginagamit doon ay copyrighted 'yon, kaya po hindi po 'yan mamomonetize. Pero yung Ruel Camia TV, 'yun naman po yung aming mga buhay, adventure, 'yun po yung mga pagluluto ng inyong lingkod at kung ano-ano pa. If you want to get to know me, who I am as a person aside from as a pastor,
you will get to know me sa tinig ng sa Ruel Camia TV. Kaya kung hindi pa kayo subscriber ng Ruel Camia TV, then click subscribe and hit the notification bell at makikita niyo po ako. Huwag na rin kayong mag-skip ng commercial. Panoorin niyo na rin yung commercial. Saglit lang naman yun eh. Kasi bawat commercial na panoorin niyo, eh, laking tulong niyo rin po yun sa pag-unlad ng aking channel. Ayan, sabi ni Nani Belen Olaes, pag ang ulam ay himbabao, talo-talo na. Yeah. Sabi naman ni Kuya Larry Montillano, dang sarap niyan. Really, Kuya Larry, kumakain ganyan? Alam ko, yung mga tagabayan ng Imus, alam ko, hindi nila alam yan eh. Yung Kagaykay, alam ba ng mga tagabayan? I mean, yung tagabayan ng Imus, yung nasa bayan. Kasi po kami, mga tagagilid ng bayan kami. Apasumbuaya, yung Anabu, yan po ay bukid, rural areas. At alam ko, yan ang mga talagang alam yung Kagaykay, alam yung Himbabao, alam yung Kalamismis. Ewan ko yung mga tagabayan, kung alam nila yan. So, yan. So, sabi ni Pastor MJ Velasquez, eto po si Pastor MJ Velasquez, i-follow nyo rin yan sa Facebook. Ayan, sundan nyo po, maayos yan. Pastor Michael Maynes, Olan Rebulyar, yan po yung mga, maayos po yung mga doktrina. At follow them, no? At marami po kayong matututunan sa kanila. At sino pa ba mga pastor? Anyways, ayan po. So, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano bang araw na ngayon? It's Tuesday morning here in Winnipeg. Maganda na po yung panahon. Minus 6 lang po ngayon. At yung pong minus 6, mga kapatid, masarap na po pakiramdam nun pag galing kayo sa minus 50. Nakapag-carwash na po kahapon. No? Alam niyo po, meron kaming naisasabay ni Mrs. na nasa salubong namin sa kalye. Dinadampot po namin, sinasabay namin. Papasok ng trabaho. Kanina po bumubusi na ako para pasakayin siya. Hindi niya nakilala yung kotse ko. Sabi niya, kulay pula ho pala yung kotse niyo. Oo. Kasi kulay puti dati dahil sa putik at saka snow na nakadikit. Eh kanina ho, nadaan na namin siya na hindi siya agad sumakay kasi hindi niya nakilala yung kotse ko. So, ayun po. Wala lang. Naikwento ko lang. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at magluluto na po ako. Hindi ko alam kung ano pa yung papakain ko sa mga bata. Naihatid ko na po si Mrs. sa trabaho. Isang araw po, gagawa ako ng a day in Pastor Ruel Camia's life. No, ibablog ko po yung maghapon ko para po makita ninyo, mapapanood nyo lang yun sa Ruel Camia TV. Ano ba yung pinagagawa ni Pastor Ruel sa isang typical na araw? Paano niya inuubos yung kanyang oras? At ipapakita ko po yun sa Ruel Camia TV. And meron pa ho akong ipapakiusap sa inyo. Malapit na po lumabas ang kanyang unang video. No, gusto ko lang po sana kung paano yung sinuportahan ng Ruel Camia TV. Pagdating na araw at lumabas na yung kanyang YouTube channel, pakisuportahan nyo rin naman po siya. Ang aking pong may bahay ay nagdidesisyon na mag-YouTube din. Ano po? At na-encourage ako, natuwa ako sa kanya. Kasi po, ang misis ko, hindi naman yung nagsasalita. I don't know po paano siya mag-YouTube. Hindi ko po alam. Kaya po, I just encourage her to do that. And I hope na ma-inspired siya sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman natin ito gagawin para kumite. Sapat naman ang biyaya ng Diyos. To be honest with you, sapat po yung biyaya ng Diyos sa amin. Hindi ho nagpapabaya ang simbahan sa amin. At ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Yung mga anak ng Diyos ay pagpapala po sa amin. Hindi kayo maniwala, ano lang araw ng Sabado, may nagdala po sa amin isang supot na manok. No? Shout out kay Ate Menchi Nakario at kay Kuya Aji. Isang supot na manok. Dahil nagtatrabaho po si Kuya Aji sa gawaan ng manok. Ay, gawaan ng manok. Katayan ng manok. Siya po ay engineer yata doon sa trabahong yun. Can you imagine? No, dadalin sa inyo ng mga kapatid yung ganon. No, may nagbibigay po ng isang kabang bigas. Kaya wala ho kaming problema dito, mga kapatid. Mabubuhay po kami dito. Kaya lang po namin ginagawa ang YouTube just to inspire people. We create content that will inspire people. At yung aking pong YouTube channel para po sa mga hindi marunong magluto. Yung mga nag-asawang hindi naman marunong magsaing. No, okay naman yun. May rice cooker. At yung hindi marunong magluto. Ayan.
Pumunta ho kayo sa Ruel Camio TV. Marami ho kayong makikita doon ng mga lutuin. And I hope ma-inspired kayo at matuto kayong magluto. Maraming salamat. Sabi ni Nani Belen Olaes, sinasangag lang ang kagaykay at isasawsaw sa sukang may bawang. Tama. Pero ako gusto ko po dyan sa kagaykay ay isasangag, aadubuhin ng konti sa konting toyo, lalagyan ng sampalok na hinog, tapos po lalagyan ng konting sabaw, patutuyuin, tapos hanggang sa magmantika. Yun ang the best. Wala pong kagaykay dito. Ayun, God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.